Noong September 3, 1939, alas 4:30 ng hapon, 5 oras matapos magdeklara ng digmaan ang France at Britanya sa Germany, ang German U-boat na U-30 ay nasa northwest coast ng Ireland na may sakay na 44 crew at 11 torpedo, kung saan namataan nito ang SS Athenia, isang passenger liner na puno ng mga sibilyan na pasahero at naglalayag papuntang Canada. Pero dahil sa layo at distansya ng U-boat sa barko ay hindi matukoy ng commander ng U-30 na si Fritz Julius Limp kung ito ba ay isang warship. Kaya sinunda nito ng mga Germans hanggang sa pagsapit ng gabi. Nang hindi buksan ng Athenia ang kanilang mga ilaw sa barko, ay inassume na ni Commander Limp na ito ay isang armed vessel at tinorpedo ito ng U-30 ng 2 beses. Ilang segundo ang makalipas ay sumabog ang SS Athenia, ang pinakaunang U-boat casualty sa labanan sa Atlantic. Ito ang kwento ng labanan sa Atlantic, ang mga kinakatakutang German U-boat Wolf Pack at kung papano ito umaatake ng hindi namamalayan, labanan sa strategiya at makabagong teknolohiya na nagresulta sa muntik ng pagkatalo ng Britanya sa digmaan sa Europa. Pero bago ang lahat, huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang bell icon para sa mga susunod na kwento dito sa Abiseth TV. Bago lumubog ang Athenia passenger liner sa Atlantic, ay nakapag-broadcast pa ito ng mensahe na sila isang passenger liner na nangangailangan ng tulong na narinig ng radio crew ng U-30 na ikinagulat ni Commander Limp, kaya inutos nito na burahin ang records sa logbook ng U-boat na sila ang nagtorpedo sa passenger liner. Pagkatapos ay dali-dali itong bumalik sa Germany kung saan inanunsyo naman kaagad ni Joseph Goebbels, ang propaganda minister ng Germany, na sadya daw talagang pinalubog ni Winston Churchill ang prime minister ng Britanya ang Athenia dahil meron kasing mahigit sa 300 na US citizens ang sakay ng barko para umanib sa kanilang Estados Unidos sa digmaan na iniiwasang mangyari ng Germany. Galit na galit ang US sa nangyari, pero ayaw na ng mga Amerikano na sumali pang muli sa mga kaguluhan at digmaan sa Europa tulad ng nangyari noong World War I, kaya nananatiling neutral ang US at binaliwala na lang ang nangyari sa Athenia. Samantala sa Europa ay tuloy-tuloy na ang pag-blitzkrieg ng Germany kung saan isa-isang bumagsak sa kontrol ng mga Germans ang iba't ibang lugar sa Europa. Ang sitwasyong ito ay naging critical na para sa Britanya dahil sa mga panahong iyon ay meron na lang silang 3 linggong basic supplies para makasurvive ang kanilang bansa. Pero tinulungan ito ng Canada na parte ng British Empire sa pamamagitan ng pagtipo ng mga kinakailangang supplies ng Britanya tulad ng pagkain, raw materials, krudo, langis at kerosene at kung ano-ano pang resources para hindi magutom ang mga Briton at maipagpapatuloy nito ang digmaan sa Europa. Pero ang mga supplies na ito ay kinakailangang itawid sa Atlantic Ocean papunta sa Britanya, kung saan andun nakakalat ang mga German U-boats na nanghahunting na mabibiktima sa karagatan. Kahit ganun pa man ay naniniwala ang mga Briton na kayang-kayang protektahan ng kanilang makapangyarihang Royal Navy ang mga supply ships na mula sa Canada. Pero lahat ng ito ay magbabago dahil sa bagong U-boat fleet commander ng Germany na si Vice Admiral Karl Dönitz na siyang magpapaluhod sa Britanya. Si Karl Dönitz ay isang dating commander ng German U-boat sa panahon ng World War I na nahuli at naging POW ng 8 buwan ng Britanya, kaya ganun na lang ang kanyang galit sa mga Briton at determinado itong tatalunin ng mga Briton sa digmaan sa karagatan. Pero dahil pinagbawalan ng Germany na gumawa ng U-boats dahil sa Treaty of Versailles, ay sikreto pa rin itong nagde-develop ng kanilang mga U-boats sa pamamagitan ng mga peking kumpanya sa Holland, kung saan personal itong sinusurvey ni Dönitz.
Kaya bago pa man sumiklab ang digmaan ay nakagawa na sila ng mas advanced na U-boats, ang Type 7 U-boats na may twin diesel engine na may bilis na 60 knots sa surface at kayang humabol sa mga cargo ships ng kalaban. At mas malaki nitong baterya kung saan kaya nitong mag-submerge sa ilalim ng dagat sa loob ng 24 hours. Meron din itong 8mm gun, pero ang pinakadelikadong armas ng mga U-boats na ito ay ang mga karga nitong 16 na torpedoes, na kahit mismo si Winston Churchill ng Britanya ay sinabi na ang tanging nagbibigay sa kanya ng takot ay ang mga German U-boats na nakakalat sa Atlantic. Pero ayon sa Royal Navy ng Britanya na madali na lang nilang manu-neutralize ang mga German U-boats dahil alam naman nilang hindi ito nagtatagal sa ilalim ng dagat dahil kinakailangan itong umahon sa surface para i-charge ang kanilang mga baterya, kung saan madali na lang nila itong makikita at mawawasak. At higit sa lahat ay kahit na nakasubmerge ang mga U-boats na ito, ay confident ang mga Briton na malalaman nila ang posisyon nito dahil sa kanilang bagong teknolohiya, ang ASDEC o ang Active Sonar, na kanilang dinevelop bago pa man sumiklab ang digmaan, kung saan magbibitaw ito ng sound waves sa ilalim ng dagat mula sa barko, kung saan mag-e-echo ito pabalik kung may mababanggang U-boat ang sound wave na madidetermina kaagad kung nasaan ang U-boats, na babagsakan naman kaagad nila ng mga depth charges o mga pampasabog sa ilalim ng dagat. Kaya apat na araw matapos sumiklab ang digmaan sa Europa ay dinispatch kaagad ng Royal Navy ang kanilang tatlong aircraft carriers at 14 na destroyers dala ang kanilang ASDEC or sonar para i-flash out ang mga U-boats sa Atlantic. Isa sa mga aircraft carrier na ito ang HMS Courageous na may kargang 48 na aircrafts at may bilis na 31 knots na escorted ng apat na destroyers ay dumiretso sa southwest coast ng Ireland. Pero walang kaalam-alam mga Briton na may U-boat pala na sumusunod sa kanila ang U-29 na pinamumunuan ni Captain Otto Schuchart, na hindi na-detect ng kanilang ASDEC dahil nasa labas ito ng detection zone. Ilang minuto ang makalipas, tatlong torpedo ang tumama sa aircraft carrier na Courageous. Sa loob lamang ng isang oras, pinalubog ni Schuchart ang isa sa pinaka-importanteng carrier ng Britanya. Tumakas naman kaagad ang U-29, pero hinabol ito ng apat na destroyers na escort ng HMS Courageous, kaya napilitan itong mag-dive ng 200 meters sa ilalim ng dagat. Nabinagsakan naman kaagad ito ng mga depth charges sa loob ng ilang oras, pero nang maubos sa mga depth charges ng mga Briton ay umalis na rin sila sa lugar. Swerte naman si Captain Schuchart at ang kanyang U-29 na hindi tinamaan ng mga depth charges, kaya dumiretso kaagad ito pabalik sa kanilang base sa Germany. Dahil din sa pangyayari ay binago ng Britanya ang kanilang pulisiya sa dagat dahil masyado nilang in-underestimate ang mga U-boats. Hindi sila makapaniwala na isang maliit na U-boat lang ay napalubog ang isa sa kanilang aircraft carrier, kaya hindi na pinalabas pa sa open sea ang mga natitirang aircraft carriers ng Britanya para hindi ito mabiktima ng mga German U-boat. Samantala sa Germany, nang makabalik si Captain Schuchart at ang crew ng kanyang U-29, ay binigyan ito ng hero's welcome ng mga Germans at tuwang-tuwa si Dönitz sa tagumpay ng U-boat commander na ayon mismo sa kanya na ang pag-atake ng U-boat sa HMS Courageous ay proof na kayang-kaya nilang wasakin at talunin ang British Royal Navy sa pamamagitan ng kanilang mga U-boats. Isang buwan ang magalipas matapos mabalubog ng mga Germans ang HMS Courageous, isang pag-atake na naman ang ginawa ng mga Germans na talagang magpapahiya ng husto sa kapangyarihan ng Royal Navy. Dahil noong October 13, 1939, ang German U-boat U-47 na nasa ilalim ng command ni Captain Gunter Prin ay pinasok ang heavily guarded na home base ng Royal Navy sa Scapa Flow sa Northern Scotland, kung saan dinaanan lang ng U-47 ang mga anti-submarine defenses sa lugar at tinarget at tinorpedo nito ang battleship na Royal Oak. Sa loob lamang ng 10 minuto ay pinalubog ng U-47 ang isa sa pinakamalaking battleship ng Britanya na ikinamatay ng 800 crew neto.
Nang makabalik sa Germany si Captain Pren ay naging instant celebrity ito at naging national hero kung saan ipinarada pa ito sa Berlin at personal na nakausap si Hitler dahil sa kanyang ginawang pag-atake sa mismong main base ng Royal Navy. Lahat ay proud na proud sa ginawa ni Pren, kaya pinarangalan ito ni Hitler ng Knight's Cross, ang isa sa pinakamataas na parangal na iginagawad ng German military. Ang pag-atake ni Pren sa Scapa Flow ay siyang nagbigay pa ng karagdagang proof kay Dönitz na ang U-boats talaga magiging susi nila para maipanalo ang digmaan sa Europa. Samantala, sa Britanya ay nagpatupad na naman ito ng panibagong polisiya para maprotektahan ang kanilang mga barkong pandigma, lalo na ang kanilang mga merchant ships. Kaya ipinatupad nila ang convoy system na epektibong ginamit na nila noong World War I laban sa mga German U-boats. Ang convoy system ay sabay-sabay na maglalayag mga merchant ships ng Britanya sa isang formation na may kargang mga vital supplies at raw materials mula sa Canada patawid sa Atlantic, na escorted ng 4 na destroyers, 2 sa unahan at 2 sa likuran ng convoy, kung saan mahihirapang umatake ang mga U-boats sa formation na ito dahil kapag nagbitaw ito ng torpedo ay makikita kaagad ng mga Briton ang lokasyon na madali na lang nilang wawasakin. Napaka-epektibo ng convoy system dahil nabawasan ang paglubog ng mga merchant ships ng Britanya sa Atlantic, at bago matapos ang taon sa buwan ng Disyembre, 4 na merchant ships lang ang napalubog ng mga U-boats at mahigit sa 6,000 ang tagumpay na crossing ang naganap sa katapusan ng 1939. Samantala, sa Germany si Vice Admiral Dönitz ay hindi matanggap na hindi natagumpay ang pang-aatake ng kanilang mga U-boats, kaya nag-request ito kay Hitler ng 300 na submarino para ma-counter nila ang mga convoy ng Britanya. Pero mahigit sa 50 na submarino lang ang ipinagawa ni Hitler, pero sa sumunod na taon ng 1940 ay bumagsak sa kontrol ng Germany ang France, kung saan nagbigay ito kay Dönitz ng malaking pag-asa para sa kanyang U-boat fleet dahil meron na silang direktang access sa Atlantic Ocean sa pamamagitan ng mga baybayin ng France. Kaya nag-establish kagad ng U-boat headquarters si Dönitz malapit sa Port of Lorient, at binigyan si Dönitz ng permiso ng Berlin ng Unrestricted Submarine Warfare, ang German War Order 154, na wala daw silang sasagapin sa karagatan at kinakailangang i-prioritize ang kaligtasan ng kanilang mga crew at U-boats. Sa taong ding yun ay sinimulan na ng Germany ang kanilang aerial bombardment sa siyudad ng London, kaya ipinadala ng mga Briton ang kani-kanilang mga bata sa Canada para sa kanilang kaligtasan sa pamamagitan ng kanilang convoy. Isa sa mga convoy na ito ay naglayag mula sa Liverpool noong September 13, 1940, at sa ikalimang araw ng paglalayag ay iniwan ito ng kanilang naval escort dahil nasa gitna na ito ng North Atlantic, at sa paniniwalang hindi na ito abot ng mga German U-boats. Alas 10 ng gabi sa araw na yon, isa sa mga passenger ships, ang City of Binar, ay biglang tinamaan ng torpedo ng German U-boat. Walang kahit isa sa mga survivors na giniligtas ng mga Germans sa karagatan ng North Atlantic. Kinaumagahan, kumalat kaagad ang balita sa world media na walang awang inatake ng German U-boats ang barkong City of Binar na puno ng mga bata na hindi naman pinansin ng Germany. Sa taong ding yun ay nagsagawa ng plano at strategiya si Vice Admiral Dönitz para ma-counter ang convoy system ng Britanya, para tuluyan na nilang masakal ang ekonomiya at war effort nito sa pamamagitan ng well-coordinated attacks ng kanilang mga U-boats sa mga convoy. Ang strategiyang ito ay tinawag niyang Wolf Pack, kung saan kinakailangang palagi silang may komunikasyon sa kanilang mga U-boats na nasa Atlantic sa pamamagitan ng kanilang secret encoding machine, ang Enigma, para malaman ni Dönitz ang lokasyon ng bawat U-boats, at kung kukontak ito na may namataan na convoy ay ipapadala kaagad ni Dönitz ang ibang mga U-boats sa lugar para sabay-sabay nilang atakihin ang convoy ng Britanya. Unang nasubok ang strategiyang ito ni Vice Admiral Dönitz ng Wolf Pack noong October 5, 1940, nang tumawid sa Atlantic ang SC-7 convoy ng Britanya mula sa Canada. Mahigit sa 35 na barko ang nasa convoy na ito na may kargang steel at timber. 11 araw makalipas sa paglalayag sa North Atlantic malapit sa northwest ng Ireland, nang hating gabi ay namataan ng U-48 ang convoy,
kumontak naman kagad ito sa kanilang headquarters gamit ang Enigma machine, kung saan nag-utos naman kagad si Donitz sa lahat ng kanilang U-boats na salubungin ang convoy sa posisyon ng U-48. Dalawang araw makalipas, limang U-boats ang dumating sa posisyon ng convoy kung saan nagsimula kagad itong umatake sa pamumuno ni Commander Otto Kretschmer, ang 28-anyos na kilabot na U-boat commander ng Germany na kilala sa tawag na Tonnage King. Hindi makapag-counterattack ang mga escort ng convoy dahil na-confuse ito sa dami ng mga barkong pinalubog ng mga U-boats. Hindi nila matukoy kung ilan ang umaatake at kung saan ang mga posisyon nito. Ang strategiyang ito na Wolfpack ni Donitz ay napaka-epektibo. Sa loob lamang ng isang gabi ay mahigit sa 20 na barko ang pinalubog ng mga U-boats. Ang pinakamalupit ay hindi ni-rescue ng mga Briton ng mga survivors ng mga lumubog na barko dahil sa kanilang pulisiyang iwanan ang lahat ng survivors para hindi rin sila maging target at mabiktima ng Wolfpack ni Donitz. Sa gabing yun ay mahigit sa 80,000 tons na supply ang kasamang lumubog sa mahigit 20 na barko ng convoy SC-7 at mahigit sa 100 British merchant sailors ang iniwan sa malamig na karagatan ng North Atlantic. Dahil dito, napilitan ng lumapit si Winston Churchill, ang Prime Minister ng Britanya, kay Franklin Delano Roosevelt, ang Presidente ng Amerika, para humingi ng tulong sa kanilang desperadong sitwasyon sa Atlantic. Dahil doon nakasalalay ang survival ng kanilang bansa, pero walang magawa si Roosevelt sa pangyayari dahil sa panahong ito ay eleksyon sa Amerika. At alam ni Roosevelt na tutol ang mga Amerikano na makisausaw na namang muli ang kanilang bansa sa digmaan sa Europa. Ang kanyang maitutulong lang kay Churchill ay bigyan nila ito ng 50 destroyers na sa panahon pa ng World War I, kapalit ang pagbibigay ng mga military bases sa Amerika sa mga teritoryo ng Britanya sa Caribbean, West at East Indies, na tinanggap naman kaagad ni Churchill dahil sa desperasyon ng kanilang sitwasyon. Pero kahit ganun pa man, wala pa rin itong laban sa Wolfpack ni Donitz dahil sa napaka-organisado nito kung umatake at napaka-accurate sa mga lokasyon ng mga convoy dahil sa secret Enigma machine, kung saan sa mga susunod na buwan ay napakaraming barko pa ang pinalubog ng mga German U-boats sa Atlantic, kung saan gutom na ang inabot ng mga tao sa Britanya dahil kukonti na lang ang supplies na dumarating sa kanila. Pero hindi pa doon matatapos ang digmaan sa Atlantic, simula pa lang ito na matinding labanan sa karagatan kung saan sa susunod na taon ng 1941 ay makakahuli ng isang U-boat ng mga Briton at kasama nito ang pinakaimportanteng bagay sa U-boat at Wolfpack ni Donitz, ang Enigma machine na siyang magpapabaliktad ng sitwasyon ng digmaan na siyang papabor sa side ng Allies. Hanggang dito na lang muna at huwag kalimutang mag-subscribe dito sa Abyssette TV para sa mga susunod na kwento. Maraming salamat sa panunood.